Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga nag-aantabay kapag sumasapit po ang pulmon? Ayan na. Ang pulmon mga bossing ko, ang pinaka-the best sa lahat ng hugis po ng buwan. Kasi sa loob ng isang buwan, meron po tayong iba't ibang hugis, apat na hugis. Diyan po magsisimula ang new moon. Sunod first quarter, sunod ay full moon, sunod ay last quarter moon. Lahat po yan ay mga iba't ibang ritual na pwedeng gawin. Pero syempre, ang pinaka, kumbaga subok na, at kahit yung mga kanununuan pa po natin, nag-aantabay lagi ng full moon kapag magpapatayo ng bahay, ikakasal, ganun din po kapag po papatayo ng negosyo, or kaya po ay basta sa usaping mga pampaswerte, bumibili pa yun ng mga kalendaryo ni Anorio para tignan ko anong oras magsisimula ang full moon at kung anong oras ito magtatapos. Matik po yan, full moon, pampaswerte po yan mga bossing, kahit yung kanununuan pa po natin. Ngayon po mga bossing ko, kayo po naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan at nais nyo po na swertein sa buhay, lalo-lalo na pang-attract na swerte sa pera. Ito po kailangan sipag at syaga, kahit sabihin nyo pong iyan ay full moon at kayo po yung magpapaupo-upo, hindi kayo kakayod, hindi po kayo magsisipag, sa wala't wala po yan mga bossing. Kaya kailangan nadagdagan ng sipag at syaga. Ngayon po mga bossing, ito po ay lalo-lalo na kung mahilig ka sa mga plantito at plantita. Ito po ang gawin nyo po mga bossing sa mga masuswerte ninyong halaman. Proven po ito para lalong mas mabilis ang takbo ng magandang kapalaran mga bossing, para lalong swerte mga bossing. Mas lalong bless po tayo. Kaya kung pinaniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga ganyan mga pamamaraan, mainam na subukan niyo po itong gawin. Ngayon pa mga bossing, kailangan lamang po natin ng barya. Ang barya mga bossing ko ay isa sa mga pinaka-powerful, lalo na pagting sa mga pampaswerte sa usapin ng pulmon. Parang salamin po yan. Ang mga swerte dyan, mga kristal, tubig, barya, ganun din po yung iba't ibang klase ng mga natural stone. Basta yung mga makikintab mga bossing na magre-reflect yung buwan mga bossing. Swerte po ang dulot, pati asin, yung mga ganyan. Swerte po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po yung naniniwala sa ganito, ang gawin nyo po muna, hugasan nyo muna yung barya. Mas mainam, mas marami, mas okay, pero kung kakaunti yung barya nyo, pwede rin po yan. Basta hugasan nyo po muna ito mga bossing. Pag nahugasan nyo po yan, at ibilad nyo lang po ito sa sinag po ng araw, huwag nyo lalagyan ng asin, kasi ilalagay po natin ito mga bossing ko sa halaman, baka malantay yung halaman po ninyo. Kaya hayaan nyo lang po siya, hugasan nyo lang at ipatutuyuin po natin sa sinag ng araw. Hayaan nyo siyang kusang matuyo, lalo-lalo na ngayon, summer, hindi ka mahirapan. Maya-maya, ibilad mo yan dyan, mainit na yung barya, natuyo na kaagad. Ngayon po mga bossing, gawin nyo po ito ng alas 7 or alas 8 ng gabi. Ngayon, yung barya po natin, mag-wish po kayo, ipaliwanag nyo po ito sa sinag po ng buwan. Mga bossing, hayaan nyo siyang masinaga ng buwan. Tapos, mag-wish po kayo mga bossing, sabi nyo sa pamamagitan ng baryang ito, tuloy-tuloy ang agos ng swerte. Kailanman hindi na kayo mamumblema tungkol sa usapin ng pera, hindi na kayo mamalasin pa. Tapos, basta i-wish na lahat ang nais ninyo na walang gamit na sana, direct to the point. Pagtapos na po kayo mag-wish, hayaan nyo siyang mabilad kahit mga 5 minuto sa sinag po ng buwan. At pagkatapos, higitin nyo yung mga masuswerte ninyong halaman. Pagtutusukan nyo po ito ng barya. Halimbawa, may jade plant kayo, tusukan nyo po ito ng barya. Meron kayong money tree, tusukan nyo ito ng barya. May mga rubber plant kayo, snake plant, tusukan nyo po yun ng barya. Kahit tigi-tigi isa lamang mga bossing. Pero kung marami kang barya, mas marami, mas okay. Tapos, hayaan nyo siyang ma-energize sa sinag po ng buwan mga bossing. At pagkatapos kinabukasan, ng alas 8 ng umaga, higitin nyo ito, ilagay nyo sa may gilid ng inyong puntahanan, sa may corner ng inyong tahanan, or kaya po sa may bago pumasok ng inyong tahanan, kung may halaman po kayo dyan. Mainam po yan na meron kayong halaman na pampaswerte bago pumasok ng inyong tahanan, kasi yung mga negatibong enerhiya na galing kayo sa labas na dumikit sa inyo, kapag meron kayong mga pampaswerteng halaman bago pumasok ng inyong main door, dyan po, harang na po yan. Hindi na yung makakapasok sa loob ng inyong puntahanan. Kaya mas mainam, meron kayong mga halaman sa gilid ng inyong pong main door bago pumasok ng inyong tahanan. Upang sa ganun, maharangan na kung ano man ang mga kamalasan na paparating.
lalo na yung mga tunay na halaman, kasi yan po ay naglilinis ng hangin po yan mga bossing. Yung mga hangin na may dalang kamalasan, hindi po yan makaka-enter sa inyong puntahanan. Puro swerte ang darating mga bossing. Lalo-lalo na kung nilagyan nyo pa ito ng barya, dahil ang barya ay nihahalin tulad. Yun nga po, di ba, ang barya ay mabilis na paggulong ng magandang kapalaran mga bossing. Inihalin tulad ito sa kasaganahan at tagumpay sa buhay. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniniwala, asya, lumarga po kayo at subukan niyo po ito sa March 18 mga bossing ko ng full moon. Yan po mga bossing ko, yung marami nag-aantabay kada full moon. Isa rin po ako dyan mga bossing. Yung mga timbang tubig po namin, yung iba hindi namin nagagamit, pero hinaya ko lang doon kasi nagki-cleansing nga po ito ng kapaligiran. Tapos, bago sumapit muli ang full moon, huhugasan po muli yan, itatapon yung mga latak-latak, tapos lalagay ulit ang panibagong tubig mga bossing. Subukan nyo po yan mga bossing, proven po yan na maswerte. Para tuloy-tuloy yung agos ng swerte po sa atin mga bossing, at ang mga balakid sa pag-asenso ay mawala po yan mga bossing. Mapapasin nyo, mas magiging magaan ang daloy ng swerte matapos nyo po itong gawin. Kaya kung kayo pinaniniwala, asya, good luck po sa inyo lahat. Good luck po mga bossing, salamat po!